Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. How ang tigang na lupa ni Liwayway Arceo. Naging kapansin-pansin sa dalagita ang ilang bagay sa kanyang ina nang hindi ito makatulog. Palaging malungkot kung tumitig, malalim ang paghinga at paminsan-minsan ay may impit na hikbi. Ang kanyang ina ay hindi palakibo at matipid kung makipag-usap. Bihira lamang siyang magalit. Parang patak ng ulan kung tag-araw ang kanyang mga ngiti. Ang batang puso ng anak ay maitutulad sa lupang tigang na uhaw na uhaw. Palagi niyang namamalas ang pagsasalita ng ama habang nagmamakinilya. Ang pagbabasa nito, pinagmamasdan niya ang pagbuga ng usok ng sigarilyo, ang pag-iisip at ang pagpapatuloy sa pagsulat. Ilang taon ang nakalipas ay may isinauling maliit na talaarawan ang kanilang labandera sa kanyang ina at kinabukasan ay may bakas na ng mga luha sa mga mata ng kanyang ina. Lalo itong naging malungkot at tahimik. Isang gabi, umuwing lasing ang kanyang ama at dumaing na masakit ang dibdib at ulo. Naratay ng ilang araw ang ama at hindi ito hiniwalayan ng kanyang ina. Hindi ipinagtapat sa anak ang tunay na karamdaman ng ama. Nakita ng anak sa hapag ng ama ang isang kahetang pilos nang ipaayos sa kanya ng ama ang hapag dito. Ang larawan sa kaheta ay hindi ang kanyang ina. Walang lagda ang larawan at ang tanging nakasaad ay sapagkat ako'y nakalimot. May nakita rin ang anak na isang salansan ng liham. Nakasulat sa mga sobre ang pangalan ng kanyang ama at tanggapan nito. Hiningi ng ama ang mga sulat ngunit tumutol ang anak. Sinabi ng kanyang ama na nasa kalamigan ng lupa ang kanyang kaluwalhatian. Ayon sa ama, ang unang tibok ng puso ay hindi pag-ibig tuwina. Lumubha ang kalagayan ng ama at malimit na mawala ng malay samantalang ang ina ay patuloy sa pagbabantay. Walang imik, hindi kumakain, hindi umiidlip at patuloy na lumuluha kung walang makakakita sa kanya. Nagsalita ang may sakit at sinabing magaling na siya at sila ng kanyang mahal ay maaari ng magtungo. Na nagmuog ng kinabibilangguan niya ay kanyang wawasakin sa anumang paraan. Napaluha ang ina at pumatak ito sa bibig ng asawa. Nagmulat ng mga mata ang may sakit at nagkatitigan sila ng ina. Hawak ng ina ang kamay ng kanyang ama nang muli itong magsalita at ang sabi nito ay, "Sabihin mo, mahal ko na maaangkin ko na ang kaligayahan ko." Mariing kinagat ng ina ang labi at sinabing maaangkin na iyon ng kanyang mahal. Hinagka ng ina ang asawa at kasabay noon ay lumisan ang kanyang kaluluwa. Wala nang mga luhang dumaloy sa mga mata ng ina, tsak naliligaya ang kaluluwa ng lumisan.